Hello guys, welcome to my channel again. Andito na naman tayo sa ating mga trabaho. Ito yung trabaho ko sa Saturday, every Saturday. Parking area niyan. 3-bedroom ito guys. Once a week na binirinisan ko mga flowers. Ayan ang guardian, ang swimming pool. Yun yung first bedroom. And the master room and the kids room and siya. Then ito yung kitchen and living room, may toilet sa labas. Ayan siya, maganda siya. Ayan yung swimming pool. Actually, wala pang guest, kaalis yung guest. Ayan. Pero kahit walang guest, linilinisan ko pa rin para maintain yung pagka-linis niya. Ano mga ito? Ayan. May mga garden na nag-garden dito. Naglilinis ang garden ng once a week. So, yan sa loob lang ako. Parang refreshing lang to pag walang guest. So, ito ang kitchen at saka living room. Ayan living room, ito yung kitchen niya. Diba ang linis niya, refresh lang talaga siya. Meron din secret na area dito para magmuni-muni tayo. Ayan, ano to sir? Russian din ang may-ari nito. Di ba ang linis? Hindi naman kumakain daw yung yung guest na 2 weeks lang sila tumira dito. Ayan, ito ang living room and kitchen room. Di ba ang ganda? Ito naman ang kid room. Ayan siya, may sarili siyang toilet doon. At ang malupet ng kalupet, ito ang master room. Ang ganda ng style ng bahay. Ito ang master room. Ayan siya. Ayan ang master room. Ayan. Simple lang siya. Pero gusto ko talaga yung style kasi separate yung ayan ang konting kalat ng guest ko. Kasi ito lang ang ginamit nila. Ayun ako. Ayan, ito ang bathtub nila. So, ayan yung sleeper nila. Wala na sila nag-check out na. Pero need kong tanggalin ang mga yan lahat. Ayan, wala na sila. Kailangan ko change yung bed. Ayan guys. Ayan, ito ang master room. Yung VIP room. Kailan kayo ako magiging VIP? Ito naman ang isang bedroom. Ayan. Walang gumagamit, kaya nire-refresh ko na lang siya. Ayan. Si sir, laging pumupunta dito. Naglalagay ng... May isa sariling rep sila. Ayan. Di ba ang ganda? Ito ang ano niya. Ayun na naman ako pala. Ayan. Yan ang shower niya. Separate dito. Kaya. Ayan. Di ba ang ganda? Parang nag-letter C siya, pero bunga-bungalo yung room. So, kahit mag-ingay ka sa room mo, hindi ka maririnig sa kapila. Kasi na-separate ba? May space. Ayan. Guys. Ayan, di ba ang ganda ng bahay? Ayan. Ang swimming pool. Okay din ang swimming pool. Malaki.
Nakaka-press. Kaya lang, nandyan kasi yung highway na pupunta na sa beach. Kaya medyo maingay sa sasakyan. Ayan. Ang ganda. Ayan. Kaya, ito yung toilet dito sa labas. Ito. Ayan. Ayun na naman ako. Pawis sa pawis, mainit eh. Ayan, di ba ang ganda nakakaano? Ayan. Di ba nabungga-bunggalo yung bedroom? Kaya hindi mo siya, hindi maisturbo ang kabila kahit magingay ka. Kasi pag dikit, wall lang ang ano niyan, nakaka-sturbo ba? Kaya, start cleaning guys! Samahan niyo ako! Yun guys, ihanda na natin ang ating kaakibat. Ang walis. Kasi walis lang bathroom. Ang bison. Glass cleaner. Everyday na sa kasama. Bilang mo, eh. Ito. Ang aking kagib sa akibat sa aking buhay. Maya nandiyan na pala yung bossing ko. Nagawa niyo. Tara! Linis na guys! Di na ako maglilinis ng glass. Maybe, oh, di na. At saka ito, Mr. Muscle! Malinis! Makintab ang floor pag ito ang iyong ginami. Ayan. At alam nyo guys, ang pinakamadabest na pang gamitin pang linis sa mga glasses. Glass. Mga window. Ito! Ito talaga maganda. Walang mulmul. Talagang kintab na kintab pag ito ang ginamit yung paglinis sa mga glass ng mirror. Yan, ito ang magandang panglinis. Kaya, tandaan nyo guys, ito, pwede. Ang mga kapwa kong tagalinis dyan, itong gamitin nyo. Para kahit ganun ni madam nyo, specialist sa Hong Kong siguro, Singapore, mga maarte kasi dito hindi naman masyadong maarte. Kaya kahit na hindi maganda yung linis ko, gusto pa rin nila. Gusto pa rin nila sa tatawagan na, Mary, can you come to clean the villa because we have check-in, then ganun sila. And then, Mary, can you come clean the villa? Today is the check-out and we have a check-in tomorrow. So can you please come anytime when you want? Ayan. Kasi pinakitasin ng umaga, may check-in sila. So, kailangan maglinis ka rin ng gabi. Kung kailangan maglinis ng gabi, linis lang yan para sa may dagdag natin na alawan. Pinas. Kasi, ang iniisip lang naman, dito, para may gastusin sila sa Pilipinas, may anak ko. Ako, huwag na lang masaya ang buhay kahit nahirap na hirap tayo. Kasi pag hirap na hirap ka na nga, malungkot ka pa, walang nangyari sa buhay. Kaya kahit gaano kahirap ang buhay, gawin natin enjoy ang pagtatrabaho. Enjoy sa pag-YouTube kahit na kahit tipid ng oras, kahit napapagalitan lang tayo sa ating mga kasamahan, sa ating mga admin kasi minsan narorong tayo, ganun kasi. Kasi ito nga yung specialist sa akin, yung trabaho ko doon. Hindi kasi yung sa ang employment ko. Marami ako yung kopya. Kaya ganun ako, ganun, keri-keri. Tapos minsan ganun sa cellphone, and na mali-mali. Pero okay lang yun. At least, mas check or
makorek yung ating kamalian. Kasi alam nyo naman tayo mga OS, dapat Diyos na may marinig tayong pagkakitaan, sige lang tayo. Hindi naman para sa atin, di ba? Hindi naman para sa atin sarili, di ba? Para naman sa Pilipinas. Para sa pamilya natin sa Pilipinas. Minsan, tayo kasi na OFW, mapasensyahin, maunawain. Tayo yung nagsashoulder ng problema sa Pilipinas. Lahat, kahit konting problema sa Pilipinas, dinubugtong sa atin. Hindi lang nila alam. Ubos na ang tubig ng katawan sa pawis, sa katatrabaho. Pero, masaya pa rin tayo pag minsan nasosolve natin yung problema nila sa Pilipinas, sa pamilya natin, nasosolve natin. Masaya ba sa feeling? Pero alam nyo guys, 5 years na ako dito sa Thailand. Wala pa rin ipon. Ipon ko, nasa anak ko. Sana nga, katapos sila sa pag-aral para hindi sila magaya sa akin na ito lang kasama sa araw-araw na buhay. Araw-araw na buhay sa akin, ito mga kasakasama. Hindi talaga ito pwede mawala sa buhay nating mga OFW. Yung OFW, yung kapwa kong naglilinis ha, hindi yung nag-office. Yung kapwa kong late, cleaner, ganun-ganun ba? Pag ano, pag habang nagmamak kayo, well, yung ginagawa ko, kahit nag-iisa ako dito sa bahay ni Sir, pag nag-music ako, ginaganon ko yung ano, yung map, tapos nag-i-imagine ako, kailan kaya ako makabahay ng ganito? Kailan kaya naman ako magpahinga? Siguro na, pagpatay na ako, magpahinga. Pagpahinga ako eh. Yung tanging iniisip ko lang talaga guys, yung matapos yung mga anak ko sa pag-aaral, yun na lang happiness ko sa buhay. Kahit na pwede na akong mamatay nun kapag ano, makapag-aral na sila. Yun talaga. Kaya, let's go start cleaning! Bye guys! Thank you for watching my channel again! Thank you so much sa family Sueno! Thank you for understanding me. Thank you sa pagpapasensya niyo sa mga magkamalian ko. Sorry po. Thank you so much. Bye-bye. Woo!